Hello mga guys, papakita ko sa inyo kung paano po tayo mag-request for monetization on ads reels kay Facebook. So ngayon guys, pupunta muna tayo sa profile natin, sa Facebook profile. Hanapin po natin link, i-copy lang po natin yan. At pupunta po tayo doon sa dyan, mismo sa professional dashboard ninyo dyan sa baba. Ayan, at hanapin lang po ninyong problem support. Yan, at pagpunta ng problem support guys, continue support lang po ninyo. And after that guys, pindutin lang po ninyo yung ano, yung naka-blue dun sa pinakataas. Yung after that guys, ay napin lang po ninyo ang profile ninyo. Pindutin ninyo yung profile. And after that guys, ay ilagay na po ninyo yung link na na-copy paste ninyo. So ngayon guys, pupunta na naman tayo doon sa ating Facebook profile, at para po tayo ay makapag-screenshot doon. So kailangan lang po ninyo yung screenshot. So pindutin lang po ninyo yung screenshot. Ayan, screenshot ninyo. Ayan, ang profile ninyo. And after that, go back na naman. Screenshot na naman ninyo ang inyong dashboard. So punta kayo sa dashboard. Ayan. After that, screenshot na po ninyo yan guys. Screenshot. Ayan. And after that guys, punta na naman kayo doon sa monetization and screenshot na naman ninyo kasi ang kulang ko dyan ay reels. So ngayon guys, mag-request na po kayo sa kanya. So kailangan po guys magpakumbaba kayo sa kanya, mag-request para mabigyan po kayo ng chance na ano guys, na mabigyan kayo ng monetization for the ads on reels. Kasi wala akong ad on reels kasi wala, kaya nag-request ako sa kanya kasi nga guys, green na po lahat yung ating dashboard. So meron pang ang iba, pula yung dashboard pero na accept siya. So ngayon guys, send muna tayo sa kanya ng letter. Ayan po yan guys, yan po yung gagawin ninyo para mag-request lang po kayo for monetization pag wala pa kayong ads on reels. Kasi wala talaga akong ad on reels dyan guys. So hindi pa talaga siya hindi pa talaga niya ako binigyan. So ngayon mag-request na tayo habang green pa tayo dyan sa dashboard natin. So i-request lang po ninyo guys. Kailangan po guys pag nag-request kayo ay i-sure lang po ninyo na wala kayong violation bago kayo mag-request sa kanya. Kasi nga kung mayroon pa kayong violation na nag-request kayo, hindi pa rin kayo ma-accept ni boss kasi may violation kayo. So, you must sure na you have not violation. Yan ang napaka-importante doon bago kayo mag-request sa kanya for monetization. Yan, kasi ang ad on reels guys ay kahit ilan lang yung followers mo, pag gusto ni boss na i-monetize kanya, i-accept kanya for monetization, ma-monetize ka talaga kahit kunti lang yung iyong followers. So ngayon kasi lumampas na nga ako doon sa kanyang requirements, kaya yan, so hindi na ako makapag-antay, so mag-request tayo. So, ganyan po yan guys pag nag-send kayo ng letter sa kanya. So, after yan guys, i-send lang po ninyo dyan sa pinakataas na nakalagay send din. Ibig sabihin yan ay i-send lang po ninyo yan. Yan, of course, huwag nyong kalimutan guys na magpasalamat sa kanya. Yan, so kailangan guys ay formal talaga yung pagkakaano ninyo. At huwag kalimutan na maglagay kayo ng name ninyo ng inyong Facebook account, profile, or Facebook page. Lagay lang po ninyo dyan sa baba. Then, tapos, lagyan po ninyo dyan mag-comments lang po kayo dyan. Yan ang aking link. Para po guys, ay ma-open nila yung link kung saan po ang nire-request mo for monetization. So, ganyan po siya guys. So, kailangan mag-ano kayo. Yan. So,
Ganyan po siya guys pag kayo ay mag-request for monetization sa ating boss. Yan. So, kailangan si boss guys ay kailangan magpakumbaba talaga kayo guys ha. Para mabigyan kayo ng chance. So, ganun lang po guys. See you next vlog. Sana nagustuhan ninyo ang ating vlog. At sana po ay kayo, sana po ay na ano ninyo, na learn ninyo guys. So, ang tips ko para sa inyo. Yan lang po guys. I hope na mabigyan tayo ni boss ng ads on reels for monetization. Yan guys. See you next vlog. Bye!